Hello guys, welcome to my channel. Happy Friday sa ating lahat. Ngayon, ang aking i-share na recipe ay napakasimple lang gawin, napakasimpleng lutuin. Ginataang kalabasa. So, ito pong aking mga ingredients. Ayan ang aking kalabasa. Lalagyan ko siya ng hipon. Ayan. Halos magkasindami lang ang hipon at saka kalabasa. Tapos yan, meron dahon ng sibuyas. Ito yung aking mga lahok. Ayan. Siling green, bawang, siling labuyo. Optional lang naman yan, kaya dalawa lang ilalagay ko. Tapos, luya, onion. Tapos, ayan, yung aking purong gata. Mga dalawang cup. Saka asin. Tapos, ito na yung ang malabnaw na gata. Ayan. Nilagay ko na sa kaserola. So, umpisahan ko ng magluto. Ayan. So, ang una kong gagawin, ilalagay ko ang mga lahok. Ito mga condiments ko. Ilagay ko na yung bawang, sibuyas, luya. Pagsasama-samahin ko na sila. Tapos, ilalagay ko na rin itong sili. Medyo pakukuluin ko muna siya bago ko ilagay ang kalabasa. Ayan. So yan guys, kumuluin na. Ilalagay na natin ang kalabasa. Simple at madali lang lutuin. Recipe ngayon, masustansya, mura pa. Ayan. So, pakukuluin muna. Medyo paunti niyo sa baba bago ko ilagay ang hipon. Kasi madali lang maluto ang hipon. So, ayan. Lalagyan ko na, ilalagay ko itong hipon. Parang ano, ginataang hipon to ah. Mas maraming hipon ito kalabasa. Tapos ilalagay ko na ang purong gata. At ilalagay ko na rin ang siling green. Pakukuluin ko muna bago ko timplahan. Pakuluin ko muna bago ko timplahan. So, ayan guys. Kuluma. Itimplahan na natin ang asin. Kansya lang. Mga 1 teaspoon or medyo pakukuntuin lang natin ang sabaw. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng mga pampalasa tulad ng bechin, cubes, or ano. Yan. So, pakukunting na lang natin ang sabaw. Tapos, luto na. Okay na siyang ihain. Simple lang naman itong lutuin. Luto na ang ating ginataang kalabasa na may hipon. Ayan. Malasa-malasa kasi hipon ang ating nilahog. Ang sinahog na. Depende naman po kung anong gusto nyong isahog. Ayan. Pwede na nating ihain. Ang sarap. So, ilalagay ko muna yung kalahati ng dahon ng sibuyas. Tapos yung kalahati, ipanggagarnish ko. Yan ang ating masustansyang ginataang kalabasa. Kalabasa nga ba para hipon ng apetito? So, okay na.
Yan guys, i-plating na natin ang ginataang kalabasa. Napakasarap ng sabaw. Yan. Kalabasa nga ba to? Napadami ang hipon. Ayan. So ito na guys, ang version ng aking recipe na ginataang kalabasa na may hipon. Simple, mura, at masustansya pa na ulam. So kung nagustuhan nyo po itong aking ibinahaging recipe ngayon, please give it a thumbs up. Subscribe na rin po kayo sa aking channel. And click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo tuwing ako'y mag-upload ng bagong video. Maraming salamat sa panonood. Until the next one, bye!